Ispan, at siya naparoon din naman sa Derby at sa Listra, at narito naroon ang isang alagad na nagnangalang Timoteo. Malapit siya doon sa Cilicia, Galicia, na anak ng isang Hudiyang sumasampalataya at upang Griego ang kanyang ama. Siya ay may mabuting patutuo ng mga kapatid na nga sa Listra at Iconio. Dinalis ko na po yung verse 3 kasi ipaliwanag niyo kay Timoteo. Tinukuha rin natin yung mga location. Ano? At sa kanilang pagtahak sa mga bayan, pasinin niyo, tinahak yung mga bayan na yun. Tinahak niya yung mga bayan na yun, ni Pablo, ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Kaya nga, ang mga iglesia, yun yun, ano po, hindi siya nang lumalarawa sa iglesia ng Galatia, hindi po. Churches of Galatians, ang sabi po sa verse 2 ng Galatians 1:2. Ang mga iglesia ay ginalakas sa pananampalataya at talagdagan ang bilang araw-araw. At na kanilang matahak ang lupain ng Phrygia, Galatia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na daysay ng salita sa Asia. Kasi hindi naman lahat ng kanilang pupuntahan ay mapupuntahan nila. Nanggagani yung utos pag sinabi ng Espiritu Santo na, huwag ka muna pumunta ng Asia. Dito ka muna sa Macedonia. Ito muna ang unahin mo at saka na yung Asia. So may nag-uutos po sa kanila. Makikita natin yan ayon sa ating binasa na yun, na ipapatunay na marami ang iglesia ng Galatia. Ano po? Ayon dun sa talata natin pinakita. Ito ang mga iglesia ng Galatia na binabanggit ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia 1-2. Pagbabasa po natin yan doon, nagtanim si Pablo ng dinggin ng salita sa mga kalapitbayan ito mula sa kanilang mga kinahiibang Diyos-Diyos na naugali ng mga pagano. Kasi ang mga Hudyo, ayon sa katutubo, ay kumikilala sa Diyos. Kaya kami mga ang Diyos ay nagkakatawang tao, ay ang Diyos ay gumagamit ng mga anghel, pumapasok sa panaginip. At noong una pa man ay nakikipagkita, pero hindi literal na nakikipagkita kasi walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Gumagamit siya ng salita yung medium. Ano po? Tinalim ni Pablo yung mga salita doon. Ngayon, inalis nila yung kahibangan noong mga hintil na ang pagkakahintindi nila, gagawa ka ng isang Diyos na imahe, ito na ang Diyos mo. Inalis nila yun. Ano po? Yung kahibangan na yun, na ugali nga ng mga pagano, eh, kasi parang tingnan mo, hindi naman siya religion. Paganism, sa madaling salita. Mga naniniwala sa ilukit ng katawan ng kamay ng tao, ano po. Mga ilukit, mga curving, ganyan. Pero mga dinurawin pa nga. Mahal yan. Galatians 4:8. Nakalagay po yan. Ngayon man ang panahong yaon, sabi ni Pablo sa kumulo niya sa mga tagalasya, sa hindi ninyong pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Ito natin, inyong paganism o pagano, na kung saan nga nababalog sila yung kaisipan nila ng mga Diyos-Diyos na mga hindi tunay na Diyos at nagagalit ang Diyos dyan. Ang unang-unang utos niya sa Exodus 21, huwag kang gagawa ng laraw ang ina niya kasi yun ay nakaka-insulto. Ibig sabihin, lalabas tangan mo yung Diyos sa hindi mo pagkaalam na ikaw pala ay nakakasuway ng ganun. At sa paglipas ng panahon, yung mga Diyos-Diyos na ito, dumami. Eh kahit hindi naman sa panahon natin ngayon, may maliliit pa yan, di ba? May binibenta yan sa kalye, ano yan, palamig. May sampo, may lima, eh, plus yung Diyos yan. Mga masasaktan yung iba, tinuko ang buong katotohanan. Ano po? Inaalis tayo sa mga ganong paniniwala. Hindi yun mga Diyos. Kaya nga, Diyos, Diyosan. Ay, siya lang siya ang gawaan. Bahay, bahayan. Hindi, hindi tunay na bahay. Hindi, hindi tunay na Diyos. Kotse, kotse yan. Ay, great. Madaling salita, ano po? At itong mga bagay na ito, inalis sila ni Pablo doon sa pagkaalipin sa mga katutubo ay hindi mga Diyos. Ibig sabihin, namihasa na sila. Na sabi nga ng ibang matatanda, eh di, ito ang ating paniniwala noon, unang panahon dala ng pastila. Mamamatay ako dito sa paniniwala ito. Eh paano nga kung mali? Diba? Yun ang punto eh, kaya nga dumating yung Bible. Na isulat ito sa kalooban ng Diyos na maipaalam yung buong katotohanan. Ang aral ko si Pablo niya
Ayan yung Iconium. Magkakatabi sila nung nasa taas yung Galicia dyan. Ayan yung Derby, Lystra, pinakita natin yan doon sa mapa. Diba? Yung Paul's first missionary journey, second missionary journey. Ayan, Galicia, Pria, Lycaonia. Marami po na nakapaikot dyan. Ayan, Bithynia, Pisidia, Lycaonia, Pamphylia. Ito yung mga lugar na pinuntahan ni Pablo. Na nung una ay naniniwala sa mga Diyos, Diyosan. Inilapit niya sa Diyos. Ngayon, sino ba si Pablo? May karapatan ba siya? Para sabihin na maging mamaharap sa huling panahon o preacher? Paul was born in Tarsus, a city in the province of Cilicia, not far from Galatia, under the famous rabbi. Yung mga rabbi na yan, yung mga kinikilalang mahuhusay na profesor na kautusan. Pangalan niya Gamaliel. Paul received a thorough training in the Old Testament scriptures and in the rabbinic traditions at Jerusalem, Acts 22:3. Mababasa natin niya na siya ay tinuruan itong Gamaliel na ito. At si Pablo ay top 1. Parang ganun, o top notcher. Sa panahon natin, ngayon ay bar top notcher. Namumuna siya, sabi niya. Pabasahin po natin mamaya sa kautusan ng mga Pariseo. Ano at yun nga, tinatawag na yung mga kautusan ng mga Pariseo na yan, tinatawag niya sa Bible na ito po, Judaism, at sila ay nabansagan ng mga Judaizer. Kasi bakit ba? Dahil nga, itong salita na ito ay dalawa, sabihin itong parehin ko natin parang dinakalita, kagayang dissertation sa Judaizer. Dalawang salita na ang ibig sabihin ay Jew, yung Buddha, galing sa angkan ng ni Buddha, isim, belief. O Jews, belief, kaya sila tinatawag na Judaism. Ang pinangahawakan itong mga ito, yung ang belief nila, law, o Moses, hindi mo matitinag yan. Pag sinabing mga ganyan, ito yung si Gamaliel na rabbi na isa sa mga sekta na nitong mga ito, at ito ay binubuo, itong mga Jews na ito, binubuo naman ito ng mga Pariseo, Saduceo, mahuhusay ito sa kautusan, scribe, mga manunulat. Kaya kumbaga, kung inyo napapansin, pag nagsalita ang ating Panginoong Jesus, yun yung mga nakaganyan, kung nakita mo sa TV sa Mahal na Araw, yung mga nakaganyan na parang may mga daladalang mga matataas na sundero kulay-puti na parang Korean novela. Sila yung mga nakaganyan na nag-iisip na parang ang labas ay napakatatalino. Ano? Kasi nga, mga ano yan eh, kumbaga, mga gumagawa ng batas.